ano nga po kasi kung tama po yung pinasok kong relasyon na may asawa po siya. Mga problemang pinagdadaanan mo ngayon, mapag-uusapan yan. Pakikinggan at tutulungan ka ni Mama Colleen. Mama Colleen. Oo, eto na, Torch. Meron kang pinagdadaanan. Ikuwento mo sa amin ngayon na speak from your heart. Apo, Mama Colleen. Mm-hmm. Ako po si Torch ng Bagong Bayan, Quezon City. Ngayon sa ngayon po, malayo po ako sa aking minamahal. Ang aking minamahal ay si Torch din ng Malolos, Bulacan. So tatawagin din natin siyang Torch. Torch who? Torch apo. 2. Ikaw si Torch 1, Torch 2. Apo, parang ano po yun eh. Inisip po yung tawagan namin isa true love, ganun po. Okay. Sinod ko lang po, Torch. Anong meron kay Torch 2? Apo, si Torch 2 po. Anong meron sa kanya? Anong problema? Kasi po, Mama Colleen, katulad po ng sinabi ko kanina, siya po ay may asawa po. Pero, naghiwalay naman po sila at nag-usap po sila. Okay. Ilang taon na siyang, una sa lahat, girlfriend mo siya, tama? Opo. Ilang opo. Taon or buwan na kayong mag-girlfriend, boyfriend? 5 months po nung 28 po. Okay, 5 months. Ngayong March 28 po. Ilang taon or buwan na rin silang hiwalay naman ng kanyang asawa? 3 years na po. 3 taon. Pero ito ba, bago siya pumasok sa relasyon, bago siya makipag-boyfriend, nagkaroon na ba siya ng other past boyfriend o ikaw pa lang yung nagiging boyfriend niya after sa asawa niya? Nagkaroon din po siya ng unang boyfriend po. Pero hindi po sila nagkasundo po dahil long distance din po sila. Okay. When you say long distance, taga Quezon City ka, di ba, tama? Opo, opo. Quezon City po, Bagong Bayan po. Taga saan si Torch 2? Taga Malolos po. Hindi, Malolos, Bulacan. Okay. Long distance na yun, ah. Opo, kasi hindi po kami nagkikita po eh. Mga ilang ano na po. Mm-hmm. Anyway, nung sinabi mo na nag-usap naman sila ng kaniyang asawa, anong ibig sabihin mo dun? Parang nakipag-separate po siya dahil po kasi nambababae po yung asawa niya. Mm-hmm. Kaya naghiwalay sila. Opo. Kumbaga parang nilinaw lang din niya sa'yo na legally pwede na siyang mag-boyfriend. Opo, kasi first of all po, may nauna naman po sa akin na nakarelasyon niya, pero long distance din po sila. Okay, etong asawa na ito, kasal sila kasi asawa yung term mo. Opo, kasal pero, po sila. Hindi pa sila annulled? Hindi pa po kasi wala po siyang perang pang-annul eh. Eh bakit hindi yung mister ang gumawa ng paraan? O ayaw din ng mister niya? Hindi po. Actually po yung mister niya po is ngayon po ay balita ko po sa sa girlfriend ko po na si Touch 2 wala pong trabaho. Okay. Ngayon ang tanong, ano ang problema? Kung tama po ba yung ginawa ko or pinasok kong relasyon? Pero wala naman kayong problema ni Touch 2. Wala naman po, pero minsan po nagkakaroon po kami ng conflict dahil nga gawa po nung meron pong mga umaligid-aligid sa kanya, sa FB, ganun. Umaaligid? Sa TikTok. Entertain ba niya? Minsan po, ini-entertain din niya. Parang entertain, nagtitiktok, ganun. Opo, nagtitiktok po kasi siya. Hindi, I mean, eto ba, paanong entertain? Yun yung gusto kong maklaro eh, para maging issue siya. Nagpapaligaw din ba siya? May mga sweet messages ba sila? Opo, may mga, minsan may palitan po sila ng mga messages. Yung, ay, pwede lang makipagkita, gano'n. Nakikita na ba sila? May pruweba ka? Nabasa ko po, nakipagkita po siya. Okay, anong sabi niya nung kinumpronta mo? I'm sure kinumpronta mo yan. Opo, sinabi ko po sa kanya, bakit ka nakikipagkita, tayong dalawa na nila. Sabi naman niya po, para first meet lang daw naman, pero wala naman daw po eh. Kahit na, nakipagkita pa rin siya sa opposite sex niya.
anong rason para makipagkita, di ba? Kaya nga po. Kaya nga po, sabi niya rin sa akin, huwag na daw po ako mag-alala kasi hindi na daw niya po gagawin. First time ba ito, first time? O marami ng beses? Ano po? Bali, 2 times po kasi meron pa rin pong isang nakipag-meet sa kanya. Ano daw, anong yung pinakarason niya? Ito ah, kasi sabihin natin na sasabihin niya wala lang. Pero ano yung pinakarason niya? Bakit siya nakikipagkita sa mga nakikilala niya on TikTok or social media? Ano yung pinakarason niya? Kasi parang hindi pa daw siya, hindi daw siya sigurado sa akin kung talagang mahal ko daw siya. Pero sabi ko naman sa kanya na siguradong sigurado naman ako, 100% tanggap kita kahit ganun pa yung pass mo. May problema din kay Ate Girl. Po. Tapos ano naman po, Mama Colleen, sinabi naman niya po na wag na daw po ako mag-alala kasi hindi na daw niya yung gagawin. Kasi ngayon po, alam na niya na mas mahalaga po siya sa akin. Okay. So, kailan nangyari yung mga nakikipag-meet siya? Kailan ito nangyari? Ano lang po, noong October po. Ano October 16. Pero ngayon, at saka noong November. Naalala mo talaga, ha? Nakakatakot ka maging jowa. Yung mga kasalanan, kasi, pati date, alam na alam. Kasi po, ano po eh, TikTokers po siya, tsaka ano rin po siya sa mga GC po sa ano, then, dating apps, mga ganun po. Ang naaaliw ako sa'yo, eh talagang memorize mo kung anong date siya nagkasala sa'yo. Eh kasi po, nandun po sa ano niya, nabubuksan ko po yung account niya po eh, sa Messenger po. Pero eto kuya, no, simula noong November, October, November, after that, wala ka nang nakita, wala ka nang kinukutuban pa ba, or may nabalitaan ka pa ba, opo, or hindi mo alam? Wala na po. Wala. Kasi sinasabi naman niya po sa akin na, ayun, kaya nga po, binigay niya na po sa akin yung dalawang account niya. Ooh. Okay, ang tanong mo lang naman kasi, di ba, ano bang pinakatanong mo dun? Kung tama po ba yung pinasok kong relasyon. Bakit naman hindi? Eh, kasi nga po, yun nga po, di ba, kasal po siya. Mm-hmm. Pero, inside po, ano naman po siya, nag-usap po sila ng asawa niya na nag-ano po sila sa barangay kasi wala po silang pang-anal. Mm-hmm. Pero may kasulatan po sila okay, na wala na po silang pakialaman. Oo. Torch, kaya ko sinabing bakit hindi. Kasi kung mahal mo naman yung isang tao, at sabi mo nga, hindi na naulit yung pakikipagkita niya sa mga nakikilala niya sa social media, I think ang magiging conflict lang naman talaga dito is kasal siya. Diba? Yun lang naman yung problema. Eto lang, kung issue yun sa'yo, eh ditulungan mo siya para legally maging separated na siya sa mister niya. Kung yun yung pinaka-issue mo. Kasi sinabi, kasi eto yun eh, kung ako yung girl, sinabi ko na naman sa'yo at may pruweba naman na ako na hiwalay na talaga kami, meron na kaming kasunduan sa barangay kasi wala pa kaming pera pang paanald. Kung sinabi na naman niya sa'yo at sinabi niya rin na nagbago na siya, hindi na siya makikipagkita sa iba, siguro okay na yun, diba? Pero again, kung para sa'yo, issue yung pagiging kasal niya sa iba, I think si ate ang walang problema, kundi ikaw yung may problema. Diba? Ikaw yung merong trust issues talaga dito. Hindi dahil, number one, ang trust issues mo, legally, papel, kasal siya sa mister niya. Number two, trust issues mo, although medyo nag-fade out na yun, nawala na yun, kahit papaano, is yung pakikipag-usap niya sa iba. Na parang nagtataka siya, or parang meron pa siyang alanganin noon, pero sabi mo nga ngayon, eh okay na siya. So pinaka-issue mo na lang talaga dito is, ang karelasyon mo is kasal pa sa dati niyang asawa. Ngayon, siguro, kung para sa'yo big deal yon at hindi ka kampante na you are in a relationship with a married woman, edi tulungan mo siya, yun nga lang, magiging magastos. Ang tanong, susugal ka, gagastos ka, siya na nga ba talaga ang nararamdaman mo na makakasama mo habang buhay? Kaya nga ba? Yun yung tanong ko sa'yo, siya na nga ba? Opo, siya naman po. Ayun, kung kaya mo siyang tulungan, although magiging magastos talaga yan, libo-libo ang gagastosin dyan. Pero sa ngayon, habang wala pa, kung halimbawa lang na talagang hindi rin kaya, edi tanungin mo yung sarili mo,
okay ka lang ba? Opo, okay naman po. Kasi wala naman pong problema sa amin kasi masaya naman po kami nagsama. Kaso yun nga lang po, tinatanong ko nga po kung ano nga po kasi kung tama po yung pinasok kong relasyon na may asawa po siya. Pero wala naman na po sila. Hiwalay naman po sila. Nag-usap naman po sila sa ano, magandang pag-uusap. May kasulatan din po sila. Actually, nasagot mo na yung tanong mo eh. Okay lang. Opo. Siguro baka masyado kang concerned sa pwedeng sabihin ng ibang tao. Tama ba ako? Opo. Yun. Kasi marami pong nagsasabi na bakit yan pa yung pinatulan ko, single person naman po ako, bakit dyan pa ako? Ay, kasi naman po, exactly, ang pinaliwanag ko po sa kanila, hindi naman po importante yung may nakaraan po siya. Ang importante po, mahal po namin yung isa't isa. At nagkakaintindihan po kami. Yun na yung sagot doon, Torch. Ako, siguro ang kailangan mo, kasi ako nakikita ko, wala ka na namang problema dito sa babae kasi ikaw na rin mismo ang nagsabi na okay na sila, nagkaroon na sila ng kasulatan, at naniniwala na siya at nananalig na siya sa relasyon mo sa kanya. At na-secured mo na rin siya na kahit single, mommy ba siya? Opo, single mom o, po. Diba? Kahit single mom siya, sinabihan mo siya, natanggap mo siya kung ano man yung nakaraan niya, malaking bagay na yun para kay ate. Ngayon, ang dilema na lang dito, huwag mo na lang entertainin yung sasabihin ng iba. Ito yung lagi mong tatandaan, Torch. May maganda kang gawin, may pangit kang gawin, mananahimik ka, mag-iingay ka, may sasabihin at may sasabihin ng ibang tao. Ngayon, kung hahayaan mo na yung sasabihin ng ibang tao, ikokontrolin yung buhay mo, hindi ka magiging masaya. Ibig kong sabihin, it is your life after all. You decide kung saan ka magiging masaya. Magdesisyon ka para sa sarili mo. Huwag kang magdesisyon base sa mga sinasabi ng ibang tao. Although yes, concern lang din naman yung iba kasi iniisip nila na deserve mo yung single din na walang sabit. Kaya nga po tayo. But again, ang importante kung kanino ka masaya. Tama po. Okay? Doon ka sa taong nagpapasaya sa'yo, doon ka sa tao na, alam mo yun, parang nakikita mo na balang araw magiging kayo talaga yung ending, di ba? So ngayon, let's just enjoy the moment, savor the moment, at wag mong pansinin na yung mga kuda ng ibang tao. Ang mahalaga, again, sana, ito rin yung nakikita ko eh, na magiging problema nyo in the future. Kaya nga po. Kaya nga po, hindi ko nga po iniintindi yung mga sinasabi ng ibang tao. Ang sinasabi ko po sa kanila, okay lang po kasi mahal ko naman po siya at mahal niya ako. Yes. Oo, kasi baka mamaya lang ha, wag naman sana, baka mamaya dumating yung panahon na madimunyo ka ng mga demonyo. Tapos makipaghiwalay ka sa kanya ng dahil lang sa mga demonyo. O, diba? Kaya nga po. O, ngayon, just focus sa mahal mo. Focus sa kung ano man yung meron kayo. And ride on muna. Huwag mo munang problemahin yung mga hindi pa naman problema. Sa ngayon, just enjoy the moment. Alright? Kaya nga po, Mami Colleen. Salamat po. Welcome! Torch! Kausapin mo siya. Kunwari, kaharap mo siya ngayon. Apo. Kausapin mo siya. Speak from your heart. Torch, alam ko nandiyan ka at nakikinig ka. Sinabi ko kasi sa'yo na makinig ka kasi tinext kita. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Kahit ano pang sabihin ng mga tao, mahal na mahal kita at buong buo ka. At huwag mong isipin yung sinabi sa'yo ng ibang tao na single mom ka, pinatulang ka ng single person. Kaya ito lang sasabihin ko uli sa'yo. Mahal na mahal kita at salamat sa'yo. At sa 5-month anniversary natin. Thank you po. Happy Monsery, Torch 1 and Torch 2. Pag kayo nagkaanak, ang tawag dyan, Torch 3. Torch 3. Anyway, natawa ka dun, ha? Pag nagkadalawang anak, Torch 4. Ganun. Anyway, maraming salamat, Torch. And, salamat din po, Mama Colleen. Pumayo kayo at huwag munang magparami. Bata pa yung relasyon ninyo. Sa ngayon, enjoy muna yung isa't isa. Alright? Alright po, Mama Colleen. Laging open communication lang. Communication is the key for a long-lasting relationship. Alright?